Batigas, yun, kumusta kayo? Welcome back to Kalimay Online, ang channel na maswerte. Alam nyo guys, mabuti pa ang pera may tao, pero ang tao walang pera. Kasabihan na yan eh, pero madali siya nangyayari, di ba? Kaya dapat magsikap tayo para hindi tayo mawala ng pera. Lalo ngayon, may pandemic. May pandemic pa, sana matapos na ito dahil ang hirap-hirap na ng buhay. At sana may ayuda pa tayong matanggap galing sa mga may mabubuting puso. Kaya ako po ay nananawagan guys. Okay, bago ako magpatuloy guys, sa mga dati ko na nga tropa dito sa YouTube, salamat sa inyo. Sa mga bago lang, please po, after nyo manood, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa ganun, maging bahagi kayo ng papalaki kong channel. Sabi ko yan kasi maliit pa itong channel ko. Kaya ako po ay nakikiusap na kapag manood po kayo na sa mga content ko ay tapusin ninyo. Dahil malaking tulong po iyon para tumaas agad ang ranking ng aking mga video. Okay, mabalik tayo dito sa 2019 na 5 piso new generation coin. Kung pansin niyo, hindi katulad ng nakasanayan nating Maria na 5 piso tulad itong 2017. Bilog siya at halos katulad siya ng piso. Kagaya nitong piso na ito, 2018. Isa yan sa dahilan kung bakit gumawa ang pamunuan ng BSP na gumawa ng ganitong 5 piso para maiwasan ang pagkalito ng mga tao, at ginawa talaga ng BSP yan. Pagbabago ng disenyo ng mga pera para maiwasan din ang pag-counterfeit ng mga sindikato o kriminal sa ating mga pera. Ngayon guys, may napalitaan na ako na ang 2019 5 piso na ito ay pinalalabas ng ibang coin collector na ito daw ay error coin dahil nga sa nonagonal design at hard find na din daw. Guys, sasabihin ko sa inyo, hindi po yan totoo. Tulad sabi ko kanina, sadyang ginawa ang perang ito ayon sa kanyang disenyo. At siyempre may nagsasabi din na mahal na daw ang bilihan nito, which is not true. Sa katunayan guys, mayroon akong idea kung magkano na ang halaga nito. Yes guys, may halaga na ito. Mayroon din na sabi na wala pa din na daw itong halaga, which is hindi din po totoo. Kung ibibili mo ng paminta, talagang yung piece bago lang ang papainabangan mo. Okay, ang 2019 5 piso na ito ay gawa sa nickel plated steel. Ang bakal pala, no? Plated steel. At timbang niya 7.4 gram. Diameter 25 mm. Kapal niya 2.2 mm. At ang shape nonagonal. Ang sabihin nun, nonagonal 9-sided. At sa obverse, makita ang the portrait of Bonifacio, the father of the Philippines Revolution. To the left, with name his left with name his. Mali ako. Tuloy natin at the value to the right and the country name above along with the mint mark. At sa reverse, the tayabak, a Filipina endemic plant. The BSP logo and the issuer name in a microprint lettering, Banko Sentral ng Pilipinas. At syempre ang engraver ay ang BSP. Kaya na ako ting featuring nitong barya natin guys. So ngayon naman guys, titingnan natin online kung magkano na ang halaga nito. Okay, punta lang tayo sa eBay. Dapat guys, meron kayong eBay nakapag-register kayo sa eBay para makapagbenta kayo. At search lang natin yung pangalan ng pariya. Ito, meron na tayo nakita agad. Ayan siya guys, 68.17 Philippines sa 5 piso 2019 Andres Bonifacio. Uncirculated ito guys. So uncirculated, sa ngayon binibenta ng 68. Pwede nyo na ibenta ng 70. Ayan na. $1 na higit. So ayan guys, meron agad tayong idea. At huwag kayong maniniwala na pag mayroon nagbenta nito at gusto nyo bumili, sabihin mahal, hard to find, or error coin. Huwag po maniniwala. Hindi po yung totoo.
So ayun, ayan po ang kanyang value, 68. Pwede na po rin po sa 70 pesos. Kahit posto lang online. Kung uncirculated, ganyan po ang presyo nito sa ngayon, guys. So ayan, sana nabigyan ko ulit kayo ng magandang information about sa bariyang ito. Ano sa muli, guys, huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa ganun makasama ko pa kayo sa mga susunod pang content. Marami pa tayong content, guys, dahil yan po ang aking passion ngayon, ang gumawa ng content sa YouTube. So until next time, God bless us all. I am out.